guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, bali tuturuan ko kayo ng tamang pagpuputol ng bubog and kung paano yung tamang paggamit ng ating metro. Okay, dapat alam nyo yung allowance na ginagamit dito sa pagpuputol ng glass. Kasi yun yung pinaka-importante. Okay, so start na tayo. So this tutorial is for beginners only na gusto lang matuto na mag-cut ng bubog. Okay? So ngayon i-share ko sa inyo yung materials na kailangan nyo bago kayo mag-start mag-cut ng glass. Okay? So una, kailangan may marker ka. Kaya ito yung gagawin natin pantanda kung saan puputulin yung bubog. Then kailangan natin ng glass cutter. So we have diamond glass cutter and carbide glass cutter. Okay, so tanis natin. Yan, so yan. Ito yung bali dinemo natin last time. Carbide glass cutter. Then, kailangan din natin ng metro, syempre, para alam natin yung exact na sukat. Yan, so metro. Then, syempre, gloves. Para protected yung ating kamay and ating yan, so ating shades. Taray! So, kailangan din natin ng oil. Then, ruler. Yan. So, kung may metal ruler ka, yun ang gamitin mo. Bale, ito sa amin, most common yung use namin is YS221. And, syempre, hindi magagawa natin itong tutorial kung wala tayong glass. So, I'm using brown glass. 1/4 yung thickness niya. So, yan yung ating mga gamit na kailangan para makabag-start tayo. Guys, ito yung ating glass and yung sukat na puputulin natin is 4x4 inches. Okay, so para sakto yung ating bubog. So, square yung ating bubog na puputulin. Okay, so bago tayo mag-start, explain ko muna to. Ito kasi yung pinaka-importante. Yan. So, ito yung ating glass cutter. Yan, kung mapapansin nyo sa center, yan, sa center niya, meron siyang wheel. Yung pinakang wheel niya. And yung dalawang nasa tabi ng wheel, yung pagitan, di ba parang naipit yung wheel. So, yung allowance naman niya is 1/8. So, lagi niya nang tatandaan. Pag carbide glass cutter, ang allowance is 1/8. Kay kabilanan. Ngayon, ang explanation dito is kapag right-handed ka, minus, lagi ka mag-minus ng 1/8. And kapag left-handed ka naman, magma-minus ka ng magpa-plus ka ng 1/8. Okay? Yung reason kasi kung bakit ko siya tinuturo ngayon is maraming beginners na nasasayangan ng bubog. Okay? So laging kulang, laging sobra yung nakakat nila. So sayang naman kasi yung 1/8 kasi sobrang hirap niya nang tanggalin. Okay? So, and kapag may sobra ka o kulang, madalas hindi mo din magagamit lalo na kung saktuhan yung gagamitan mo eh. So, yun. So, ngayon, yun yung ituturo natin ngayon. Okay, so, pwede nyo na isulat. Basta pag right-handed ka, magma-minus ka ng 1/8. Pag left-handed ka, magpa-plus ka ng 1/8. Okay? So, since ako is right-handed, magma-minus tayo ng 1/8. So, ang sukat na ikakat natin is 4x4 inches. So, magiging, kung minus 1/8 ako, magiging 3/7/8 na lang yung ating, 3/7/8 na lang yung ating puputulin. Magma-minus tayo ng 1/8. So, square siya na 3/7/8 yung ating marka. Okay, guys? So, yan. So, start natin. Simulan natin. Ito yung ating marker. Ayan, sa dulo. 3/7/8 kasi tayo is right-handed. Ayan. So, dito din. Ayan. And using this ruler. So, guys. Kasi ito yung most commonly used na ruler na men sa shop.
Then, yung ating cutter. So, kung wala lang is orgas yung loob ng cutter nyo, pwede nyo isaw-saw dito. Sa ating langis. So, yan. Yung dulo. Again, katukoy natin. Pag nagka-crack na siya, then ilagay natin to sa gitna. The center, then hold. Okay. So, yan. Yan na yung ating form. Check natin. 3, 7, 8. So, ito, ganun din ulit. 378 ulit tayo kasi tayo is right-handed. Mga minus tayo na 18. Yan. Yan. Then, ito din. Okay. Ganun lang yung technique. Minus, plus ka lang. So, pili ka lang kung anong akong ano ka. Kung kanan ka o kaliwa. So, ayan. Yan. Okay. So, katukin ulit natin. Then, crack. Hold, then. Diinan. So, yan na yung ating 4x4 inches na bubong. Yan. So, yun yung ating pagsusukat na ating bubong. Ulit-ulit tayo. Kunwari, 2. Kunwari, 2. Yung puputulin natin. Ito na yung puputulin natin. Kuha tayo ng 2. Pag right-handed ka, pag 2, ma-minus ka ng 1.8. So, magiging 1.78 na lang, diba? So, 178. Dulo din, 178. Ayan. To come home. Sakto na siya. Dalo na. Ganun lang guys. Kasimple. Basta lagi nyo tatandaan yun. Para hindi kayo masayangan ng bubog. So guys, yan. Turuan ko kayo sa pagpuputol. Nung relax lang. Okay, ito na. Sampulan na natin to. So ito yung relax. Na pagkat para ko walang hinahabol. Yan. So, ganun lang. So, kompleto yung tunog ng cutter dun sa, yung lapat ng cutter dun sa bubog. Yan. And, ito naman, yung ambilis mong magputol. So, nabubutol naman siya kahit mabilis. Lalo na kung maganda yung mar. Pero, madalas, maraming nasisira na bubog. So, madaming nasasayang. Ayan, di katulad kanina. Isang ganun lang o dalawa, nagka-crack na. So, siya hindi. Ayan. Puputol din naman. Pero, tingnan mo. Hindi talaga siya maganda. Tapos, pag mabagal naman, ito naman yung mabagal. Parang tamad na tamad ka sa buhay. May ganun eh. Yan o. Kinig nyo yung tunog. Putol-putol siya. Nakakrack din naman, pero pangit. Matagal din. O yun.
So, basta sa pag-ano, kita nyo yung difference. Pagka yung relax lang, mabilis siyang makat. And, wala, halos makinis ba yung side niya, yung pagkaputol. Pag mabilis, medyo katulad nito. Yan, may mga ganun. So, may sobra-sobra. Sa mabagal din, ganun din. Yan, ito, katulad nito, ito yung mabagal. Yan, may sobra siya. Yan, so, ito yung... Paano ba to yan? Ito yung mabilis natin. Yan, yan. Ito yung mabagal. So, ito yung maganda tsaka relax lang na pagkat. Plain talaga. Ayan. So, yan siya, guys. Yun yung pagkakaiba niya. Nakakat din, pero hindi siya maganda. Okay, so, tapos na tayo sa ating video.